ang magsishare namang susunod. Siya po ay aking tinawag kanina na graduate ng Behavioral Science mula sa UST. At siya po ay trainer at founder ng EducAid na isang organisasyon na nagbibigay na kaninang na-mention na mga libreng training sa mga guro at mag-aaral ng pampublikong paaralan. Siya rin po ay isang amazing business owner na may affiliate sa Philippines at sa maraming bahagi pa ng mundo. Minsan po, tawagin natin yung better half, Miss Haya Katilos. Miss Haya, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa napakagandang introduction ng ating host. Sa lahat ng narinig ninyo, why are we so excited about this? Specifically, Angel Secret. Okay? Gaya ninyo, this product was also introduced to us almost 10 years ago. Grabe, no? Okay, next slide, please. Okay, as a user, sobra talaga akong na-impress kung gaano kaganda yung product. But as a business owner, I am more impressed sa quality or kalidad ng produkto. Imagine, we are the world's highly certified sanitary napkin. We have certification na free of fluorescent whitening agents, microbial testing, CE certification, at certification for radiation screening. In short, it only means na hindi tayo mapapahiya pag sinishare natin sa iba. Next slide, please. Okay, and just like anything na kilala or tinatangkilik, mag-iingat po sa napakaraming imitations dyan sa labas. So, we are the original manufacturing quality since 2007. Ganun na po katagal. Kaya mag-iingat po sa mga imitation. As you can see on the slide, andito po kung gaano katindi po at kung gaano kaganda ang ating ano, ang ating Angel Secret Sanitary Pad. Next slide, please. And the most important, one of the most important benefits ngayon ng negative ion is that they clear the air of airborne allergens such as pollen, mold, ayan, yung bacteria, viruses, which is very, very, very much important kayong panahon ng pandemya. Next slide, please. And very timely, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, very timely din na ang ating negative ions ay dagdag na layer of protection sa pagsusuot ng face mask kasi hindi na po tayo pwedeng lumabas ng walang face mask, di ba? So ngayon, let's not stop sharing the good news kasi ang meron po tayo ngayon ay napakadami na po. Alam niyo po kung gagawa po tayo ng libro ng lahat ng testimonial sa buong mundo, madadaig po niya yung pinakamakapal na dictionary sa sobrang dami na po ng natulungan talaga ng Angel Secret all over the world since 2007. So tayo po ay nagkakaroon ng benefit. We benefit, they benefit, okay? And then at the same time, we all benefit because we have a business. Okay, so product and business po yung ino-offer po natin sa mga tao. So paano po ba makakasabay sa current situation ng kagaya ngayon, may pandemya, tama? So ang pinaka-una ay ang retailing. Okay, pwedeng-pwede natin itong gawin online, even offline. Hanggang ngayon, nagugulat pa rin yung mga tao pag sinasabi ko na ang huling bakasyon namin bilang pamilya sa Singapore, mahigit kalahati ng gastos namin doon ay katas or galing po sa retail profit namin. Grabe, no? And nagawa namin yun ng ilang buwan lang kasi syempre last year, wala naman tayong pandemic. Siguro ang tanong ninyo ngayon ay, paano naman ngayon, panahon na ito? Tama? Kasi meron tayong pandemic eh. Bago ako mag-share sa inyo, maganda mapanood po muna ninyo itong video na ito. Mga natutunan ko sa nangyari niyan is kung sino ang pinaka-flexible, sinong pinakakayang umadapt sa change. Diba? Sinong may enough strength and courage to embrace the change. Correct. Diba? Kasi kung hindi, mahuhuli ka eh. Exactly. You have to be able to reinvent yourself so many times in your lifetime. Okay. Ang ganda po ng napanood ninyo. Ako rin po, the first time that I was able to watch it, I was really, really happy kasi somebody actually said it for all of us, di ba? Lagi nga sinasabi, di ba, sa internet, louder, di ba?
mas lakasan pa natin pakinggan itong mga bagay nito na kailangan po nating mag-adapt to change. Lahat po tayo ay nasa iisang sitwasyon. Walang ibang solusyon but to adapt to change. We need to go online. Lahat naman po ngayon eh, even yung mga nagkaklase po, nasa online na po ngayon. Kahit po gustong gusto po natin ngayon sabihin na yung anak ko po gusto niya po kung hindi pumasok sa gusto po niyang pumasok sa school, hindi po pwede. Kaya nga po itong pandemya na to, what I see is that walang pinipiling edad, kasarian, or even social class. Everyone is affected by this. Hindi po mag-a-adjust ang pandemic sa feelings natin. Tayo po ang mag-a-adjust dito sa meron tayo ngayon. That's why the best is to adapt to change and to go online. Next. Change is constant. We have to embrace online. Recently, may mga nakilala akong mga may-ari ng startup companies. Okay? Maraming mga naglalabasan kasi ngayon ng mga negosyo na apps, 'di ba? Did you notice? Ang dami po talaga all ever since the pandemic started, ang dami pong mga app developer ang talagang lumaki yung negosyo nila because so many people have a lot of ideas right now. Kasi alam nila hindi online lang po katapat nila. At pag ganitong mga startups, meron silang isang salita na laging ginagamit and it's agile. It means that you need to be very open to change and be flexible. Pag may mga changes or adjustment na kailangan gawin, gawin agad ito para makakoop sa demands or sa needs sa labas to stay in business. Imagine po ninyo ha, kung ang mga investors na funded, okay, kung may mga companies na funded ng mga investors, okay, kagaya ng mga startup companies na ito, okay, ngayon na bukas ang isipan nila sa pagbabago, ano pa tayo na maliit lang naman ang investment katulad ng 4,350 or isang bag ng sanitary pads, tama? Okay, so lastly, okay, reinvent yourself. Be online. Now is not the time to be choosy. Hindi po ito panahon para maging choosy tayo. Hanapin natin kung ano yung konektado doon sa natapos nating pag-aralan. Businesses have closed down. Big name companies have laid off hundreds and thousands of employees worldwide. Ang pinaka-latest po ang H&M are closing down 250 stores. Imagine po ninyo, pag sinabi nating H&M, 'di ba? Ito yung isa sa mga top brands when it comes to clothing lines, correct? But how come they are letting go, they are shutting down a lot of their stores and letting go a lot of employees? Mahihiya pa po ba tayo to go online? Everything and anything can be learned as long as willing tayo. Wala pong, hindi po natin pwedeng sabihin na huli na po ang lahat kasi lahat po tayo pwedeng matuto. Lahat po tayo, kaya nga po tayo nasa Zoom ngayon or nakikinig po kayo ngayon sa ating Facebook Live kasi napag-aralan po niyan. And lastly, I want to end my part by sharing with you how my mind has been operating since the pandemic. Okay? Ang lagi kong sinasabi sa isip ko is that be firm with your goal, flexible with your plans. Kung yung pinanghahawakan mo na plan A ay hindi gumana, may 25 letters pa po ang alpabeto. Pwedeng sa akin, almost 10 years ago na po ako, this was my plan B. Sa iba, plan C nila to, plan D, regardless kung anong letra ka na ng alpabeto ngayon, okay? Kung ang plan doon sa plano mo, don't stop chasing your goal. What we are offering you is a great opportunity to still achieve your goal. Don't be afraid to reinvent yourself. Napakinggan mo ito ngayon dahil para sa iyo ang mensahe namin. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po. Have a great night. I'd like to turn you over again to our very, very wonderful MC.